Bakit kayo nagsishades? Sa ball. Gabi. Look na to. Para akong nanonood ng Lion King dito. Opo. Medyo baka. Huwag mo kutusan. Huwag mo kutusan. Hi guys, it's your girl Mimi. Ayan, opo. Kilala niyo naman po ako. Mahusay talaga ako sa lahat ng bagay. Singing, dancing, cooking, plumbing, ganyan. Opo, I'm a vlogger, fashionista, fashion designer. And feeling ko po, worthy po ako mag-comment sa mga damit sa ABS-CBN Ball 2019. I love the ball. Yes, guys! Nakakatuwa po na parang ang tema po ng ating ball ngayon ay very Filipinian na kasi parang it challenges our local designer po kung paano nila may interpret yung Filipiniana in a modern way. Eh nakakatuwa po dahil ang beneficiary po for this ball ay bantay edukasyon. Opo, so maliban po sa paghanda, pagpapaganda, eh meron po tayong advocacy na pinopromote. I wore Carl Jan Cruz po, opo, sa event. Eh nakakatuwa po kasi minessage ko po si Sir Carl. Sir Carl, kasi magbabol po ako. Baka po pwede ikaw magsuot sa akin. So ayun po, nakakatuwa po at pinayagan po niya akong suotin ang kanyang mga creations. Opo. Yung makeup ko po, si Macy po, college friend ko po, ayan. Tapos yung gumawa po ng aking magical ears, si Sir Jeff Cabrel, ayan. Pero kami ni Kim Jong, she's my mom, sa ball. Pero hindi kami nakita. Oo, hinahanap ko nga siya dun sa lost and found name. Nasa yung nanay ko, hindi, wala. So ito po ang aming mga bizarre outfit. So let's start with, ting! Vice Ganda, opo, si Meme Vice. So, ang kanyang outfit po ay gold. So, meron po siyang mga paganap dito po ng mga organza po ba ito, opo. Ayan po siguro ang kanyang interpretation of butterflies. Butterfly? Pinirito yung butterfly. Butterfly sleeves, opo. Vice Ganda is known for being exaggerated and like living up his styling game, opo. So, this is very Vice Ganda look. The look is ungabagabal. Next po natin ay si ting! Sir Andrew E. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kumain ka ng pangit at limon. Nagustuhan ko po dito sa damit ni Sir Andrew E. is ang kanyang hoodie. Kasi hindi naman po talaga natin in-expect na ang barong ay magkakaroon ng hoodie. Opo. Pero sana po next time, tanggalin po natin yung shades. Opo. Hello. Gabi po yun, Sir Andrew E. Bakit po tayo nagsishades? Opo, opo. Next po natin ay si Sir Bong Navarro. Ayan po, ang kanyang look po ay very colorful. Opo, you know, 64 crayons. Yeah. So, hindi ko po talaga makita kung ano po ang inspirasyon niya sa Filipino team. Opo, pero baka po nga mga kakanin. Sabi po ni nakakanin, mga sapin-sapin. Baka ganun po ang kanyang inspirasyon. Kit Thompson. Ayan. Ang kanyang inspirasyon po siguro dito ay ang datu natin. Oo. Ganyan eh, parang nang lalaban siya dito eh. Parang anytime haharapin niya si Magellan dito sa look na ito. Opo. And ang cool nung print. Actually, cool yung print niya. Siya ang ating datu ng gabi. Next look po natin ay si Sir Jed Madela. Opo, ang cool! Actually, gusto ko itong look na to. Oo, bidad yata po ito na isa-isa. O, napaka-intricate. Intricate! Ang susunod naman po natin ay si Teacher Giselle. Himbam! Ang nakakatuwa kasi dito kay Teacher Giselle, nagka-experiment talaga siya ng mga look eh. Kaya ito, ito kanyang atake sa Filipiniana, which is very her naman, true to herself. And ayun nga, ang mahalaga kasi is kaya mong dalhin yung mga damit. And nakita naman natin na kayang-kaya ni Teacher Giselle dalhin ang kanyang damit. Extravaganza ang kanyang eksena dito. And I love the color blocking, yung fuchsia pink, fuchsia with the brightening of turquoise. Turquoise po ba ito? I love it. I love it. So extra. Si Miss Dawn Chang. Kasi di ba po siya po talaga is known for being provocative. Ito ang kanyang interpretation ng kanyang Filipina. Naka siya po ay naka toge. Toge? Toga. Toga? Tanga! Si Bakla. Tatanga-tanga. Ombre effect, Jess. Opo. Very Dawn Chang ito. And nakita natin ang kanyang complexion. Napakaganda po ng kanyang complexion. Boy band PH. Opo. As you can see, makikita mo talaga na sila ay isang grupo. Other than that, wala ka lang masasabi. Ano kong inspirasyon nila dito? Siguro mga ano, pintado siguro. Baaring iyon ang kanilang inspirasyon sa look na ito. Next, laban po natin ay si Miss Markar. Opo. Kasi alam niyo po actually, na-excite ako makita yung mga looks ni Miss Markar. Kasi last year, she did me right. She wore a Mark Baumgartner dress. Sobrang simple compared to this abaca dress. And kilala po natin si Miss Markar, di ba, sa kanyang pasabog na hair. Sa kanyang boy cut na buhok na ginawa niya pong extra with this
light pink touch. Opo. Sobrang cool nitong gown na to sa personal kasi makikita mo yung pagkaka-jape ng mga abaka. O yan, nakikita. Nakikita niyo ba yung pagdidrape? Ayan, nagdidrape yung mga abaka. One step yun to promote sustainability. Oh, sustainability. And we have here Miss Beauty Gonzalez. Opo. Actually, nakakatuwa itong look na to. Para akong nanonood ng Lion King dito. Opo. Kasi may mga paibon eh. Sari manok. Sari manok ang kanyang take dito. Sobrang galing ng pagmamanipulate niya sa tela na nagawa niyang mukhang ibon itong look na to. Opo. It's so... love it. Next po natin ay Miss Beryl Soriano. Opo. So ito po, mayroon po siyang puff sleeve po dito na medyo barong-ish. And nakakatuwa yung embroidery ng kanyang ribbon. I love it. Hindi siya usually makikita sa girls natin. I also love yung tassel effect niya po sa kanyang hemline. I love it. It's so outstanding. Si Sir Team Yap. Actually, nakakatuwa si Sir Team Yap kasi nga, nakakatuwa lang siya. So ito ang kanyang take ng barong. So mayroon po siyang puff sleeve, which is very now. I love it. And ang cool nung kanyang necktie. Hindi siya usual na necktie. Inspiration niya po pala dito is ang pagiging androgynous niya. So pwede po siyang barot saya na may pagkabarong. So pinagsama niya po, ayan po ang nangyari. Opo. So ito po ang kanyang necktie naman po ay inspired sa handkerchief ng mga farmers. Handkerchief. Neckerchief. Ang hanker ay sa kamay. Ang neckerchief. Malamang, comes from the Greek word neck. Neckerchief. Ang galing. I love it, Sir Team Yap. Solid. Okay, next naman po natin ay si Megatron. Si Kian Cipriano na medyo may futuristic effect. Opo. Oo, meron po siya dito na gaganap na ruching na may pa-leather. Opo, para po siyang armored barong. Opo. Bakit kayo nagsishades? Sa ball. Gabi, may silaw ng araw. Maliban doon, alam ko nakakasilaw ako, pero what's up? Pero disclaimer, opo, huwag niyo po ako i-bash. Bayad po ako dito sa ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Ha? Kayo dyan. Kung magko-comment kayo ng mga bash, itulog niyo na lang po ito, opo.